mga kaibay ka, another customer satisfied na naman tayo o another customer walk-in satisfied na naman sa ating RK03. So ngayon dide-demo natin siya kasi okay na sa kanila. Kukunin na nila, pipick-upin nila ngayon. So idadrive nila papunta ng Talbat sa bahay nila. So demo natin. Ma'am, bali demo ko lang ulit sa inyo para at least hindi kayo mahirapan. So, two-way to carry siya. Pwede nyo siyang start gamit yung susi and then yung remote. Sa remote naman po, double click yung thunder sign. Dalawang beses na magkasunod po. Pagpapatayin nyo naman po siya, unlock sign lang po. Tapos, activation ng alarm. So, once na ginalaw po yan, automatic mag-a-alarm siya, then maglalock po yung ganyan. So, siguro mga 5 seconds or 10 seconds, mamamatay siya. Kung once na ginalaw ulit, maglalock ulit siya, then mag-a-alarm po. So, yung mga function niya, almost same lang din naman ng motor. Na may signal light po siya, left and right, harap likod, meron po. Then sa busina, headlight, ayan po. Tapos high and low, ma'am. Tapos may brake fluid din po siya kasi disc brake po yan. Ito po yung pinaka-brake fluid niya. Ito po sinasalinan yun in case na ano, maubusan siya. Bali, ang palitan naman ng brake fluid, ano yan mami, taon po yan eh. So, mas tipid kasi kapag ka-disc talaga, disc brake. Tapos yan, busina. Harap rin po disc brake yan. Apo. Tapos yan, reverse. Forward. Tapos ito yung selector niya. So, 1, yung dulo sa may kaliwa. Tapos 2 yung pinakagitna ko. Then, yung 3, yan. Sagad po dito sa kanan. Reverse yung kanan. Ito po yung reverse. Uh-huh. Sa taas po. Then, meron po tayong brake sensor. So, once na nakalock po to, or kahit konting piga lang, hindi po siya aandar. So, yun yung safety purpose niya. So, once na nakalock po yan, kahit anong piga po ng bata, safe siya, hindi siya tatakbo. Kung maiwanan man natin siya. Basta make sure na nakalock po siya ng ganyan. Kahit sa paggaling nasa biyahe kayo, mapiga nyo lang ng konti, hindi na po aandar. Kaya minsan, kapambawa, nakapiga kayong ganun, kailangan release nyo muna. Tapos baka kasi mamaya minsan, nakasagad. Parang handbrake yung sense nito. Apo. Bawa, bigla kayong nakasagad, tapos bigla nyo binitawan. Bigla nyo binitawan to, tapos naka-full throttle kayo. Sisibat yun dire-diretso. Tapos yung susi. Yung wiper natin, ma'am, ito po yung switch niya. So in case na umulan, medyo malabo na rito, on nyo lang po siya. Parang sa kotse lang din po. Tapos yung susi, wala. Apo. Bali, ito yung susi ng battery. Battery po. Tapos sa may compartment, ito rin po. Ayan po. So, medyo malapad na rin po siya. For example, mga malengke kayo, mga ano, pwede nyo po lagyan dyan. Basta yung sasakto siya na kaya pong isara, isasara nyo po siya. Pero kung talagang puno, apo. Pero kung pupunin nyo, okay lang naman. Bali, ang consumo sa oriente niyan, ma'am, 2 kilowatts per charging lang po. Then, tubeless tire na rin po siya. So, kung maganda niyan, ma'am, lalo na sa Montalban, alam po, medyo rough road kasi doon. Bili na lang po kayo ng tire sealant. Nasa, ano lang naman po yun. Pwede po yung pag-iisa sila. Or, yung isa na mahaba, tigkalahati, tapos isa po doon. Or, pwede rin tig-iisa tong dalawa, tapos isa na rin dito. Tapos ayun, ma'am, ito lang. Yung sa truffle, ma'am, ito, lalandad nyo na lang man po ito eh. Just in case na umulan. Yung sa charging? Sa charging, ma'am. O nga pala, isusin ko. Then, may charger naman ako na naka-open eh. Hindi po, andyan po yung naka-box. Iba po ito, ma'am. Pero same lang din naman. Bali, kapag ka naka-charge po siya, naka-red po yan, steady po.
pag nagcha-charging, pag full charge na po siya, naka-steady, yan. Steady po siyang green. Tapos may pan naman po yung charger natin. So iwasan din po natin siyang mabagsak or mabasa kasi medyo sensitive po yung charger. Tapos sa motor natin, ma'am, every 3 months, change oil po tayo. Ano, sorry? Change oil po. Ah, change oil. Kasi may differential po siya, apo. Pagka magpapa-change oil po kayo, pwedeng skid nyo natin o bigla kayong punta rito, madali lang naman po yun, kahit kami na po magawa. Bili lang po kayo ng oil. Yes, ma'am. Ayun lang pinaka-maintenance niya. Tapos pwede po siyang hugasan, ma'am, ha? Okay lang po yan, hugasan. Basta huwag niya lang po pabubugahan dito, isprayan ng hose. Yan, yung mga pasi, yung kalimitan talaga na dudumihan. Yan, pwede po yan. Lalo yung pinaka-dis niya, kailangan malinis po yun. Para hindi kumakaskas dun yung dumi sa may, para hindi magkaroon ng sugat. Kasi pagka ganun, nasugat na yung pinaka-dis nyo, may possible kasi na mabilis na maubos yung pan. So yun yung magandang alagaan nyo rin po. Ganun din sa likod, ma'am, pwede nyo po siyang hugasan. Papano? Washing. Kami na lang siguro. Ayan po. So ayun mga kaibike, another customer satisfied. Walking customer. Tapos na natin siya i-demo. So ayun, bibit-bitin na nila yung e-bike. Papunta sa kanila, sa Montalban. So maraming salamat kayo, ma'am. And God bless. So sa mga gusto mag-avail, visit lang kayo sa Red Kingdom e-bike dito sa may 445 General Luna Avenue. Barangay Malanday, San Mateo, Rizal. So thank you and God bless.